o gabi, o anumang oras kong man pinapanood ang aking video. Ngayon nga po, ang tatalakay natin ngayon ay kung bakit natatakot ka mamatay at takot ka bang mamatay. Tama? Dito sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang ilan sa mga lihim ng Biblia na aking isishare sa inyo para hindi ka na matakot mamatay. Kasi lahat naman tayo dyan dadaanin. Tama? Bata, matanda, mamamatay ka. Mayaman, mahirap, mamamatay ka. So, kahit sino mamamatay, no? Lahat tayo dadaan dyan, kaya huwag kang matakot kapatid. Kaya ako ginawa ang video na to para sa'yo, para huwag ka na matakot. Tama? Kasi lahat naman tayo dadaan dyan. Ang kailangan mong gawin, intindihin mo ang sabihin ko, unawain mo yung sasabihin ko, at isishare ko sa iyo yung mga lihim ng Biblia o mga sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. Tama? Huwag ka matakot kapatid na mamatay kasi normal sa ating normal sa buhay natin yan. Bahagi na lang buhay natin yan. Tama? Kung natatakot ka, lakasan mo loob mo at kasamahan ka naman ng Panginoon Jesus, ang ating Diyos Ama sa langit. Habang dumadaan ka sa proseso niyan, hindi ka rin naman niya pababayaan. Ayun nga, kapag pinag-uusapan ang kamatayan, marami natatakot. Bakit sila natatakot? Kasi iba, pag namatay, hindi na alam saan sila pupunta. No, pupunta ba sila sa langit? Pupunta ba sila sa impyerno? Dahil sa mga kasalanan nila. Hindi nila alam saan sila mapupunta. Tama, iba raw. Sinasabi pa sa purgatorio. Wala naman sa Biblia yung salitang purgatorio. O, hindi totoo yung purgatorio. Tama, ang totoo, langit at impyerno. Yung binabanggit sa badal na kasulatan yun sa Biblia, yung salitang impyerno at langit, no? Ang kaharian ng Diyos at ang lugar ng parusahan. Huwag kang matakot kasi i-share ko sa iyo ngayon ang ilan sa mga nilalaman ng Biblia o sinasabi ng Biblia, ang ating banal na kasulatan na Diyos din naman ang nagsalita o naghayag sa banal na kasulatan, no? Na isinulat ng mga kanyang mga apostol, na siya naman ang nagdiktanong sa isip ng mga apostol. Ayun nga, marami sa atin ang mga natatakot mamatay kasi na talaga hindi na alam kung saan sila pupunta pag namatay sila. After ng death o ng kamatayan, hindi na alam kung saan sila pupunta. Pero yun nga, huwag ka matakot. Basahin natin ang Lucas 12:4-5. Ang sabi, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa pa. Datapot ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan, katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Nakita niyo na mga kaibigan, mga kapatid, kung lalaliman natin yung ating pangunawa sa mga sinasabi ng Biblia o ng banal na kasulatan, kung isipin natin siya ng mas malalim pa doon sa ating pagkaunawa, sinasabi nga ng Biblia, no, huwag kang matakot sa mga pumapatay ng katawan. Tama? Mas katakutan mo yun, Diyos. Kasi siya, kaya niyang pumatay ng katawan. Pero pagtapos ka patay ng Diyos, kaya ka rin ibulid sa impyerno o sa dagat-dagat ng apoy na kung saan, lugar ng parusahan, no? Doon walang pahinga doon. Araw at gabi, parurusahan ka, pahihirapan ka. Nasusulat din yun sa banal ng Biblia. Sa sunod, baka basahin ko sa inyo, talakayin ko sa inyo yan. No? Walang pahinga doon. So ano yung dapat mong katakutan? Ang katakutan mo yan, Diyos. No? Ang Ama sa Langit, ang Panginoon Heso Kristo, katakutan mo sila. Kasi, ang tao, oo, kaya kang patay ng tao. Kaya kang saksakin, barilin, o kung ano mang gawin sa'yo. Kaya kang patay ng tao. Pero pagkatapos ka nun, ay wala na silang magagawa pa. Oo, napatay nila ang katawan mo. Pero pagkatapos nun, wala na silang kayang gawin. Ano pa nilang kayang lang gawin? O pero ang Diyos, matapos kang patay, sabi ko nga, ay yung kaluluwa mo, kaya pang ibulig sa dagat-dagatang apoy. O, ano mas nakakatakot? Ang tao o ang Diyos? Siyempre, mas dapat mong katakutan ang Diyos. Tama? Kasi siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay. O ano ba? Basahin pa natin ang ilang sa mga lihim ng Biblia na ating tatalakay. Basahin natin ang ilang sa sinasabi ng Biblia. 2 Corinto 5:6-8.
Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. O, kita nyo na? Sinasabi ng Biblia, no? Yun nga, sabi ng ilang mga nakasaksi, no? Sabi ng ilang mga Panginoon, no? Ayun nga, mas malakas pa nga raw ang kanilang loob na iwan ang katawang ito, katawang lupa. Ito, itong katawan na to. Kasi nga, alam nila, excuse me, alam nila na kapag andito pa sila sa katawan na to, eh hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. No? Hindi nila makakapiling ang Panginoon kasi nga andito pa sila sa katawan na to. Kaya malakas daw ang kanilang loob. Mababasa yan sa 2 Corinto o 2 Corinthians 5:6-8, mga kapatid po. Mas gusto pa nilang iwan to at manirahan na sila dun sa piling ng Diyos kung saan sa tahanang inihanda ng Panginoon. Tama? Kasi nga yun nga kapatid eh, habang nandito pa tayo sa katawang lupa na to, etong katawang lupa na to, eh yun nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang tanging makakapasok lang doon ay ating banal na espiritu, ang ating kaluluwa. At itong katawan na to, hindi ito makakapasok doon. Mamaya babanggitin ko sa inyo kung bakit hindi tayo makakapasok doon. Babasahin pa natin ang ilang sa talata ng Biblia na sa ganun lubos yung maunawaan. Ang nilalaman ng Biblia, ang lihim ng Biblia na ibubunyag natin ngayon. Ano pa? Basahin natin ang Job 12 hanggang 10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nakita niyo na mga kapatid, nasa Diyos pala, no? Nasa Diyos ang kaluluwa natin, no? Nasa kanya ang lahat ng bagay, no? Ang hininga natin nasa Diyos, no? Sabi nga, ulitin ko, no? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. O, kita niyo na, Diyos, nasa Diyos 'yan. Na siya ang nagmamay-ari ng ating hininga, ng ating hininga, ng ating kaluluwa. So nasa kamay niya, no? Kumbaga, wala tayong magagawa eh. Siya ang makapagdedesisyon, no? Pag tayo'y nabubuhay pa rito hanggang sa tayo'y namatay, so nasa kamay niya ang ating kaluluwa, ang ating hininga. Siya makapagpapasya noon. Tama? Basahin pa natin ang Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O, nakita mo na kapatid, nakita niyo na mga kapatid, no? Ang alabok natin, kasi ito lupa to eh, katawang lupa. So, pag namatay tayo, magiging alabok tayo, mauwi sa lupa. No? Gaya ng una, gaya ng Eva at Adan, no? Galing sa alabok, hiningahan ng Diyos, o, naging katawang lupa at nagkaroon ng buhay. So, ganun din tayo pag namatay. Lupa, katawang lupa, pag namatay, mauwi tayo sa alabok, mauwi sa lupa. O, so, ganun din tayo. Kaya, babalik yung ating espiritu, no? Magbabalik ang ating espiritu sa Diyos. Na siyang may likha sa atin, siyang may nalang sa atin. Ang katawan natin, may iwan sa lupa, no? Mamamatay, ibuburon, kasi uso ang burol dito sa atin eh. Kaya nung unang panahon, wala namang burol eh. Tama? Ibuburon at ililibing. O, yun hanggang sa iiwan na natin yung katawan natin dito at yung ating espiritu, akat sa hukuman ng Diyos, no? Akat sa langit, at Diyos na ang bahala sa atin doon. Tama? So ano pa? Ano pa ang sinasabi ng mga Biblia? No? Basahin natin sa Galatians 4:7. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. O kita nyo na mga kapatid, ginawa na pala tayong anak ng Diyos. Hindi na mga alipin, no? Gaya ng
mga unang panahon, no, nasa Ehipto. Halipin tayo ng mga tanga Ehipto, eh. Tama? So, ginawa na tayo ng Diyos na mga anak niya, no, hindi na mga alipin. So, huwag tayong matakot, mga kapatid, sa kamatayan. Kasi nga, hindi na tayo alipin, eh. Ginawa na tayo ng Diyos na mga anak niya, no? Tagapagmana na tayo. Tagapagmana ka na, kapatid, no? Sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Kaya huwag ka na matakot mamatay, no? Mas masarap ang buhay doon sa kabilang buhay. Andun lahat, no? Sabi nga sa inabasa ko sa Biblia, marami daw mansyon doon, no? Magagarang mansyon, mga magandang bulaklak, no? Ang mga ginturo, ang kalsada doon, dito lalakaran mo. Meron doon ilog na batis na nagbibigay ng buhay. So andun lahat ang masarap na buhay. No, kung alam mo lang, kumpara mo dito sa mundong ito na pasira ng pasira, pabulok ng pabulok, na talaga namang habang tumatagal, nasisira, nabubulok. No? Lahat ng kapangitan, kapatid, alam mo sa totoo lang andito, eh. Pero kung alam mo lang, lahat ng kagandahan nandun sa kabilang buhay. Wala dito. Hindi nga ito yung permanent address natin, eh. Kung bakit namamatay tayo. No? Kasi hindi naman, nagpapatunay lang na yung kamatayan, hindi tayo taga rito. Hindi ito yung permanent address natin. Hindi tayo taga lupa, hindi tayo taga mundo. Taga langit tayo. Tama? Dumaan lang tayo dito sa mundo, no? Parang pinaramdam lang sa atin ng Diyos, pinaranas lang natin sa atin ng Diyos na paano mamuhay sa mundo. Kasi may mga gagampanan din tayo, eh. So yun nga, pinaranas lang sa atin, pinapadanas lang sa atin. At saka sa mga tao matutulungan natin. So, para lang tayong ipinapasyal ng Diyos dito sa lupa. Na kailangan mong i-enjoy natin habang nandito pa tayo. Tama? So, huwag ka matakot mamatay. Ano ka ba? Lahat tayo dadaan dyan. O ano pa? O basahin pa natin sa Galatians 3:26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O, kita mo na kapatid, basta't manampalataya ka, no? Kahit anong dami ng kasalanan mo, kahit makasalanan ang tao, no? Kasi lahat naman tayo makasalanan, eh. Walang matuwid ni isa man sa atin. Masusulat din yung sa banal na Biblia, no? Kahit anong kasalanan meron ka, palatawarin ka ng Diyos. Basta magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa Diyos Ama sa langit at sa Panginoon sa Kristo. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Basta makipagkaisa ka sa Panginoon Diyos natin, sa kay Hesus Kristo, maliligtas ka, no? Basta't manampalataya ka lang. Kung ano pa ang mga sinasabi ng Biblia, ng banal na Biblia, kung bakit hindi mo dapat katakutan ng kamatayan. Basahin natin sa 1 Corinto 15:40. Ang sabi sa langit at mga katawang ukol sa lupa, datapot iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Kita nyo na, mga kapatid, merong katawan pang-ukol sa lupa. Ano yun? Ito yun. Ito yung katawan natin. May laman. No? May laman. May dugo. No? Nasasaktan tayo. No? Kapag malapasok tayo, nararamdaman natin yun. Tama? Yun nga, ito yung katawan pang-lupa. Iba rin kasi yung katawan pang-langit, kapatid. Iba yung magiging katawan natin doon. Merong katawan na ukol sa langit. Yun yung tinatawag na holy body, no? Meron tayong glorified body na tinatawag. Pag nandun doon na tayo. Ito kasi, iwan talaga natin to, eh. Wala, itong katawan na to, tumatanda. Nangihina. Nagkakasakit. At yung nga sa uli, namamatay. So, wala, eh. Itong katawan natin, temporal lang, eh. Kahit anong ganda mo, kukupas. Tatanda ka, mangihina ka, magkakasakit, namamatay ka. Ganun din, kahit anong gwapo mo rin. No? Kahit anong ganda na laki mo rin. So, mangina, tatanda, magkakasakit, mamamatay. So, katawan panlupa to. Iba naman doon kapag nandito tayo sa kapila, mas masaya doon, mas paligaya doon. Kasi iba yung katawan natin doon. Talagang katawan panlangit yun.
Huwag ka matakot, huwag ka matakot mamatay. Mas masarap nga doon, pag napunta ka doon. Baka pag napunta ka doon, baka sabihin mo sa Diyos, o ka ba sabihin mo sa sarili mo. O sa mga taong kilala mo rito, na nakita mo na ron, na namatay na. Baka ikwento mo pa nga sa kanila, sabihin mo, dapat pala, namatay na ako noon pa eh. Ang sarap pala dito eh. Dapat pala, noon pa ako namatay. At tagal ko naghirap sa lupa eh. Tatrabaho ko para kumita, magkano lang. No? Mapakahirap ako para kumita, makabili ng pagkain. Eh dito, andito na pala lahat. Mas masarap pala dito. Eh kapatid, baka yun ang sabihin mo, mag-enjoy ka doon. No? Mas masarap doon, baka hindi mo lang alam. Kumpara dito sa taglay mong katawan lupa, na nangihina ka, nabubulok, nagkakasakit, hirap na hirap ka, pinapahirapan ka ng sakit. No? Baka doon, masiyahan ka doon, baka doon, grabe ang ligaya at saya mo ron. Kaya huwag kang matakot kapatid sa kamatayan. Ano pa? Basahin pa natin sa unang Korinto 15 hanggang 50 o 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. O, kita nyo na mga kapatid. Itong katawan natin, itong laman natin, hindi ito makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Itong laman natin at dugo na katawan na to, na tumatanda, na nangihina, nagkakasakit, namamatay, hindi ito makapagmamana sa kaharian ng Diyos. Hindi ito makakaakyat doon, no? Hindi ito makakarating doon. Hanggang dito lang to sa lupa. So iiwan natin to kapatid. Sa ayaw at sa gusto mo, iiwan mo yang katawang mo yan. Yang katawang mo yan, at anong macho mo, at anong ganda mo, iiwan mo yan. Kasi nga hindi yan makapagmamana ng kaharian ng Diyos. At saka pag hindi mo iniwan yan, edi ano mangyayari sa iyo, no? Oh, wala. Hanggang dito ka lang, gusto mo ba, bamboy, dito ka lang sa lupa, no? Umatanda ka, umabot ka lang 100 taon, umabot ka lang 150 years o 200 years, no? Ugod-ugod ka na, matanda ka na, no? Oh, kasi ayaw mong bitawan, no? Tsaka, hindi pwede. Mamamatay ka talaga. Kasi nga, para dun ka nga sa langit, eh. Hindi ka para dito, eh. No? Huwag mo pilitin na mabuhay ka rin matagal. Huwag mo hilingin sa Diyos yun. Kasi, mamay, bigay sa'yo ng Diyos yan. Bigyan ka ng mahabang buhay, oh. Mabot ka ng 200 years, no? 300 years. Oh, anong buhay yan? Anong ugod-ugod ka rito? Naghihirap ka, no? Nasa hospital ka. Pabalik-balik ka sa hospital. Gusto mo ba yun? No? Ah, naghihirap ka. Wala kang makain dito. Walang tumutulong sa'yo, no? Gusto mo ba ng mga ganon na proseso ng buhay mo? Kung sakaling hilingin mo sa Diyos, sumaba buhay mo at ibigay sa inyo ng Diyos yun? O gusto mo ba yun? Dapat tilingin mo sa Diyos na huwag kang masaktan sa iyong pag-alis dito sa lupa. Lord, huwag po masyadong masakit ang maging proseso ko sa aking kamatayan na parang tila natulog lang. O dapat yun yung mga hilingin mo para hindi ka masaktan sa pag-alis mo. Pagdating ng takdang panahon mo sa kamatayan mo, hindi ka masaktan. No? At hilingin mo sa Diyos na pag nadudong ka na, patawarin ka sa iyong mga kasalanan, papasukin ka sa kanyang kaharian, at maging masaya at maligaya ka doon. O dapat yun ang mga hinihiling mo. Huwag mo hilingin mabang buhay dito. Kasi mamaya, bigay nga sa'yo ng Diyos yan eh. O, ano mangyari sa'yo? O, tatlad ka ng sakit, no? O, tatlad ka ng cancer. O, tatlad ka ng bulutong. O, ano, gusto mo ba yung mga ganon? O, hindi ka na makalakad, o. Di ba? Nangihina ka na. O, hindi ka na makakita kasi matanda ka na, bulag ka na. O, gusto mo ba yung mga ganon? Gusto mo ba maranasan ang mambuha yun? Kaya kapatid, huwag mo hilingin yun. Hilingin mo, mapasalangit ka, maging maligay at masaya ka ron. Okay? O ano pa? Ano pa ang mga sinasabi ng Biblia? Na huwag ka matakot sa kamatayan, ano ka ba? Na tayo dadaan dyan? O ano pa? No, gusto ko huwag ka matakot? O ano pa ang sinasabi ng Biblia? No, mga kapatid, no?
Basahin natin ang 1 John 5 hanggang 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. O kita mo na kapatid, basta't sumasampalataya ka lang, sabi ng Diyos, sumasampalataya ka lang sa kanyang anak o sa anak ng Diyos, no? May buhay na walang hanggan ka. O ayaw mo ba nung buhay na walang hanggan yun? Ang sarap dun, baka hindi mo alam. Tapos ihilingin mo dito ka manatili sa lupa. Ha? Umama buhay mo, tumagal buhay mo. Mamaya, binigay nga sa'yo ng Diyos yan eh. Baka magsisi ka, no? Baka hilingin mo naman sa Diyos, Lord, gusto ko lang mamatay. Ama, Diyos, gusto ko na pong mamatay. Baka hilingin mo yun, eh, kaso binigay sa'yo ng Diyos, no? 500 years. O, grabe, di ba? O, bigyan ka lang mahabang buhay. O, eh, huwag mo hilingin yun. Masarap doon sa kabilang buhay, no? Buhay na walang hanggan nga yun, ibibigay sa'yo ng Diyos. No, masarap doon, andun lahat ang sarap at bigaya, no? Makapili natin ang Panginoon Jesucristo, ang Ama sa langit, mas masarap doon. So, yun nga kapatid, no? Sana naliwanagan ka sa mga nirebuild o ibinunyag ko sa Biblia, mga lihim ng Biblia na hindi mo pa, parang hindi mo pa nabasa, o kung nabasa mo man, hindi mo naman inintindi o hindi mo masyado naintindihan. So, naway kapatid, no, naliwanagan ka sa mga isiner ko sa'yo, sa mga pinaliwanag ko sa'yo. At yun nga, para maligtas ka, sabi ko nga doon sa unang video na ginawa ko, na ang title ay Mayaman Ka Ba? Ayun nga, para maligtas ka, o para makapasok ka sa karya ng Diyos, sumampalataya ka sa Diyos, at syempre tumulong ka rin sa mga sa iyong mga kapwa na nangangailangan, lalo yung mga humihingi sa'yo ng tulong, at kung kaya mo naman tulungan, kaya mo naman ibigay, hindi ibigay mo, lalo kung maliit na bagay lang naman yan, ibigay mo, tulungan mo, no? Eh kung malaking bagay, hindi mo naman kaya, pwede mo naman sabihin sa kanya, o kapatid, hindi ko kaya, hinihingi mo, o, pwede naman yun eh, alam din naman ang Diyos, hindi mo kaya ibigay, pero kaya mo naman ibigay, ibigay mo. At yun nga, para maligtas ka rin, manampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, kasi sinasabi rin naman sa Biblia yan, siya ang daan, siya ang katotohanan. No? Ang sino mang sumasampalataya sa kanya, maliligtas. No? Ibig sabihin, sumampalataya ka sa Ama, sa langit, at sa Panginoon Jesucristo, manalig ka. No? Tiningin mo sa kanya na ikay patawarin sa iyong mga kasalanan, pagsisiya mo siyempre. Para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos, pag namatay ka, ibigay sa'yo ng Diyos yung tamang proseso na huwag ka masyadong masaktan, huwag ka masyadong mahirapan. Kasi kapatid, kita mo ha, kahit ako, iniiling ko sa Diyos. Pag dumating na yung takdang araw ko, yung takdang panahon ko dito sa lupa, na ako'y aalis na, kahit ako, kapatid, iniiling ko, huwag masyadong masakit. Iniiling ko sa Diyos yan, huwag ako masyadong masaktan, huwag ako masyadong mahirapan sa dadaan akong proseso. Sabi ko nga, tinatanggap ko rin naman na mamatay ako balang araw. Alam ko naman mangyayari sa akin yun. Kasi nangyari na sa iba eh. No, nangyari na sa mga sinaunang hari, sa mga sinaunang tao eh. So, mga mayaman pa ngayon mga yun eh, namatay nga eh. No, kahit mga alipin, namatay nga eh. So, yun nga. Alam ko sa sarili ko, dahil yung panahon, mamamatay din ako. So, hiniling ko rin sa Diyos na pag dumating yung takdang panahon ko, takdang araw ng kamatayan ko, huwag masyadong masakit. Huwag din ako masaktan. Para, ayun nga, tapos hinihiling ko rin na sana patawarin ako sa aking mga kasalanan, papasukin ako sa kaharian ng Diyos, tanggapin niya ako, kawaan niya ako, kabagan niya ako. So, ganun din kapatid sa'yo. Hilingin mo rin yun. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa Panginoon Jesucristo at sa Ama sa Langit, at pagsisiyam mo iyong mga kasalanan. At yun nga, habang nabubuhay ka, tumulong ka kung kaya mo tumulong. Ayun, kapatid, sigurado, tiyak na tiyak yun, may kaligtasan tayo sa Panginoon Jesucristo. Hindi tayo mapahamak sa dagat-dagat ng apoy. Kasi, kapatid, pag hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan,
hindi ka na nampalataya sa Panginoon Jesucristo at sa Ama na nagsugo sa Kanya, at hindi mo pinagsisihan yung mga kasalanan, at hindi ka marunong tumingin sa iyong kapwa, pag lahat yan, hindi mo yung ginawa, o hindi ka nagbago, no? At gumagawa ka ng masama, ay kapatid, delikado ka rin. Kasi totoo yung lugar ng impyerno, o tinawag na lugar ng parusahan, doon walang hanggang pahihirapan ka. So, mahirap yun. Pag nandito ka na sa impyerno kasi, wala nang second chance, wala na. Pag impyerno ka na talaga. Pero kapag tagalangit ka na, punta ka sa langit, o tagalangit ka rin. Bali, andun yung paraiso. Andun tayo, kapiling natin ang Panginoon Diyos, ang masalangit, ang Panginoon Jesucristo. So yun mga kapatid, no? Sana naliwanagan ka sa aking mga isinerto sa iyo ngayon. Sa binasa ko sa iyo tungkol sa Biblia na kinopya ko dito sa aking papel. Huwag ka matakot sa kamatayan. Huwag ka matakot. Kasi mas matakot ka pag habang buhay ka lang dito. No? Lahat ng tao nadudula sa kapila na. Eh dahil hiniling mo mapabuhay mo, eh baka ikaw na lang nandito, naiwan ka na rito, no? Kasama mo rito mga diablo, mga demonyo, no? Kasi dito, magiging magulo ito balang araw, no? Tsaka gugunawin ito ng Diyos. Wala ka rin ligtas, gugunawin ito ng Diyos. No? Nasa Biblia din yan, at nasusulat din yan. No? Kahit ang dagat, mawawala. Nasusulat din yun sa Biblia. No? At tsaka dito lahat ng mga demonyo, Antikristo, ay gusto mo madat ng ka dito. Oh. Kami, nandudun na kami sa kabila, nag-enjoy na kami, masaya na kami. Tapos ikaw, nandito ka. Oh, diba? Hindi mo rin magugustuhan yun. Kaya, kapatid, huwag ka matakot sa kamatayan. Sasamahan ka ng Diyos, alalayan ka ng Diyos. No? Tsaka, pag namatay ka, hindi mo na alam yun. Diyos na bahala sa'yo. Alam na lang Diyos yun. Na, pag namatay ka, alam niya na yun. Naghihingalo ka pa nga lang, eh. Alam niya na eh. No? Alam na nga niya kung anong mangyayari sa'yo. Malalig ka sa Kanya, manampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya. Yun ang gawin mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling katalinuhan, karunungan. Huwag. Lagi kang magtiwala sa Diyos. Magdasal ka, manalig ka sa Kanya. At sigurado ako, kapatid, na gagabayan ka. Gagabayan ka ng Diyos natin. Na siyang makapangyarihan sa lahat. Na siyang kinikilala natin Panginoon. Ayun lamang mga kapatid, sana naliwanagan ka sa ginawa kong video na to. Thank you and bye. Thank you.
갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서.